napakagandang katanungan po kung ano ang naging bahagi ng RH Baskets sa pagbabago ng pananaw ko sa buhay. Malaki po ang naging bahagi ng RH Baskets sa pagbabago ng pananaw ko sa buhay dahil unang-una, nagkaroon ako ng mas malawak na kaisipan para sa pakikipagkapatao. Dahil dati, alam ko po na kapag nakagawa ka ng mabuti sa kanila at hindi mo sila naaapakan, yun ang tamang pakikipagkapatao. Subalit ngayon na ako'y isang kabahagi ng RH Baskets, ay lalo ko pong nakita ang kahalagahan nito. Natutupo akong magmahal at makipag-usap sa mga tao na hindi ko kilala. Sa bawat pagkakataon na marinig at mabasa ko po ang kanilang hiling at mga daing ay nasasaktan ng aking puso. Dahil marami po pala ang mga tao na higit na nangangailangan ng tulong. At magpapasalamat po ka sa Diyos dahil hindi ko po nararanasan ang mga sitwasyon na kanilang pinagdadaanan. Ilapit ang aking kapwa sa Diyos. Dati po kasi ang sarili ko, pamilya ko, trabaho ko lang ang lagi kong naipagdadasal. Subalit ngayon ay nagagawa ko na pong ipagdasal ang aking kapwa. Hindi lang kapag sila ay aking nakakausap. Maging sa aking personal na panalangin. Dahil naniniwala po ako na malaki ang naitutulong ng panalangin. Dahil ang panalangin ay ang pagkakataong ibinigay ng Diyos sa atin upang makausap siya para idulog sa kanyang ating mga kahilingan. At naniniwala din po ako na ang Diyos ay hindi madamot at hindi tayo bibiguin sa bawat oras at bawat pagkakataon na tayo ay lumalapit at hanapin siya. Sabi nga po niya sa Mateo chapter 7 verse 7, humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makakasumpong. Kumatok kayo at ang pinto'y bubuksan para sa inyo. Pero alalahanin po natin na hindi lahat ng ating panalangin ay tinutugon ng Panginoon. Dahil may tatlong patugunan ng Diyos sa ating mga panalangin. Unang-una, ang oo. Pangalawa, hindi. Pangatlo ay ang maghintay. Oo kung ito ay kanyang kalooban. Hindi, dahil may higit siyang ibigay sa hinihilig mo. At maghintay dahil tinuturuan kanyang pagkaroon ng pasensya at tinitignan niya kung hanggang saan ang iyong pagtitiwala at pananampalataya sa kanya. Yan lamang po at naway maging inspirasyon po tayong lahat sa ating kapwa at huwag po tayong magsawa na tumulong sa abot ng ating kaya. Sa maliit man pong paraan na tayo ay makatulong at sa lahat ng ito ay hindi po nawawala ng kabuluhan sa Panginoon dahil sabi nga po niya sa Matthew 25 verse 40, kung ano ang ginawa po natin sa ating kapwa ay para na daw po natin ginawa sa Diyos. Alalahanin po natin na maiksi lang ang buhay natin sa mundong ito. Mas maganda po siguro na kapag dumating na yung oras na lilisan tayo sa ibabaw ng mundong ito, ay ang maiiwan po nating alaala ay ang mga mabuting ginawa natin. Kaysa lilisanin natin ang mundong ito na punong-puno ng hinanakit at galit ang ating alaala sa kanila. Ayun lamang po, marami pong salamat at nawa pagpalain po tayong lahat ng Diyos.